Ito na ang time, makalaya na kami, guys. Ayan, layang-laya na kami. Ito yung mga kasama ko. Makalaya na kami sa aming longga. Ayan. Wow, wow, and country hotel nandito kami, guys. So, baka samahan ko ng malaya ngayon. Ito kami ngayon dito. Naghihintay kami ng bus papuntang Uwa. Ayan. Ang Alin? May kasama pa pala tayo doon. Ayan, napawis tuloy. Natawa ako. Ayan, guys. Ha? Saan? Hindi, oh. Tatlo na yung anak ko. Ayan, guys. No, ito yung tira namin ng 1 week, guys. Una nung dumating kami. Akal. Grabe sila, single. Tatlong anak ko. Jir-jir. 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 Yung bagong ligo ka, guys. Tapos yung skin mo parang malagkit. Ako. Ayan, dito kami. Madami kami. Makauwi na talaga. Ayan, guys. Dito na kami lahat. Ha? Doon, sabi natin. Ayan, nandito kami, guys. Nagsiuwian na. Ito yung sasakyan namin. Ito mo siya po yung ito dito sa kanan. Okay. Halika na. Kasama tayo. Wala mag-iwan. Wala naman tayo. Hello. Ay, mag-iwalay din? Dito na lang ako. Isa-isa ba? Bye. Ayan, guys. Nandito na kami sa bus, guys. No? Papunta na kami ng Uwa Airport. Uwa and then Airport. Ayan, nandyan pa sila sa baba. Wala ko na mga chicks sa taga sa mga trucks. Ayan. Dito yung naano namin dito. Sa Wow Hotel. Wow Hotels. Ayan, guys. Makaka-uwi na ako sa probinsya, guys. Thank you so much. Thank you, Lord. Keep distance pa rin. Ito, tabi tayo. Ay, walang katabi. Wala ba? Solo, solo. Solo. Ayan. Hello. Ayan. Solo po. Hi. Hello po. Hi. Ano ba yan? Hindi naman kita friends sa Facebook. Kaya nga. Pa-search nga. Pax Channel, guys. Subscribe. Pax Channel? Oh, Pax okay. Channel. Pax Channel. Pax. P-A-P-Z. P-A-P-Z. Pax. Ayan, guys. Pax Channel. Pa-subscribe. Oh, wait na kami, guys. Thank you so much. Mamaya ulit. Talaga po. Lagay ko yung pangalan nila. Sabi ko, thank you very much sa maganda ng sana may bonus. Dahil pakita niyo yung paghumukha niyo. Yes. Uwi na kayo. Picture kami, guys. Ayan yung mabait namin kasama dito from Uwa. Ayan, mabait si Ma'am. Doon po sa walang certificate ha, yung billing ko, dalawa sila, nasa niyo?
guys, nauuwi na kami. Yan sila. Isang bus kami papunta sa Uwaan din, papuntang airport. Shout out dyan sa inyo guys, Pops Channel, don't forget. Pops Channel, bilis lang makita. Owan din, isa po sa driver. Sinimulan po natin sa unahan. Yung sa Owa po is attendance po natin sa bus. Yung sa driver naman po, isa po sa mga requirements nila pag maniningil na po ng payment kay Owa. So kahit isang OFW lang po yung hindi makapag-fill up, baka hindi mabayaran si driver, or baka magkaroon siya ng problema kay Owa sa requirements. So pasuhin na lang po. Isa po sa Owa din, isa po sa driver. So Visayas, Mindanao. Sino po yung uwi sa Visayas, Mindanao? Okay, besides Mindanao, ibababa po sa NAIA 2. Lahat po ng mga taga-Luzon is ibababa sa PATX. So, hindi po namin kayo ibababa sa NAIA 2 ng NAIA 2 lang po. May Coast Guard, may taga-OWA na mag-a-assist para sa atin. Ang kailangan lang po nila is yung passport nyo. And then yung kahit yung screenshot lang po ng result po natin. And diretso na po tayo makapasok sa loob. Pagpasok po natin sa loob, diretso booking na po yan. At alasa po ng flight natin is tinatawag po siyang sweeper flight. Ibig sabihin na sweeper flight provided po siya ni government. So, nire-request lang po siya ni OWA, hindi niyo po siya masasearch sa internet. Nire-request lang po siya ni OWA. So, kailangan na po makauwi lahat ng may mga negative result dahil may paparating pa po ng mga OFW for quarantine and swab test. And then, make sure din po na makakuha niyo yung certification niyo po doon dahil halos katumpas po siya ng travel pass para safe po tayo sa pag-uwi po natin. So, hindi po namin kayo ibababasa na IATO ng IATO lang. May Coast Guard mo itong OWA na mag-assist para sa atin. So, ang kasama niya lang po doon is kapwa niya lang din po OFW na may mga negative result na. Nagaling din po sa iba't ibang mga hotel. So, sa madaling salita, ang kasama po natin sa sweeper flight is kapwa niya ng OFW na na-quarantine na ni OWA. Wala po kayong kasamang ibang mga tao po doon. And then, sa mga taga-Luzon naman po, sino po yung mga taga-Luzon? Ibababa po sila sa PITX. Ang PITX po is terminal po siya ng bus na malapit sa Baclaran. So, may inupahang person doon si OWA para sa atin sundo ng mga OFW po natin. So, ganun din po, hindi rin po namin kaibababa sa PATX ng PATX lang. May Coast Guard, may taga-OWA na mag-a-assist para sa atin. So, ganun din po, ang kailangan lang nila is yung passport nyo. And then, yung kahit yung screenshot lang po ng result po natin. Then, diretso na po tayo makapasok sa loob. Passport and result lang po yung kailangan po nila. And then, pagpunta natin sa PITX, may tatlong step tayo doon. Unang step natin is verification. Yung verification po, papakitan nyo lang yung postcode, yung passport nyo, and then yung result nyo. Second step is printing ng certification nyo. And then third, magpipill up tayo kung saan tayong region uuwi. Bawat region po is may table. Halimbawa si ma'am, region 4A siya. Sa region 4A table siya magpipill up. Wala po kinalaman yung address niya kung saan nyo gusto magpatent. Halimbawa, taga-Visayas Mindanao siya, gusto nyo magpatent sa Luzon. Wala pong problema. Make sure lang po na may family talaga tayo or may bahay tayo sa lugar kung saan tayo magpapahatid para safe po tayo. So, yung pitatang step natin, verification, printing na certification nyo, and then third, magpipill up tayo kung saan tayong region uuwi. Bawat region po is may table. Doon po tayo mag-list na. So, kami po yung nagsusundo from hotel to PATX and AIA 2. Yung mga maghahatid po sa atin is nasa, sa mga taga-Luzon is nasa PATX na po. At is isang taga-OWA or isang Coast Guard. Mahalaga maipag-coordinate sa kanila dahil hindi po sila basta-basta nagbababa sa OFW na pumapara sa highway. At sa tingin nila is malapit na sila sa bahay nila. Kasi ang iniiwasan ni OWA is yung biglang pag-support ni OFW sa lugar nila. Kasi may napapalitan si OWA na discrimination. So para maiwasan po yun, may sistema po tayo. Kinakailangan maibaba kayo sa dropping point nyo. Malalaman po natin yung dropping point natin sa PATX o din sa maghahatid po sa atin. At inasa po ng dropping point natin sa province is checkpoint. Para ma-handover kayo sa LGU nyo, yun yung LGU nyo yung bahala mag-distribute sa inyo sa bawat barangay nyo. Para formal po yung pagdating natin sa lugar po natin. Hindi po yung bigla tayo sumulpot. And then isa po, yung transportation po ni OFW is libre. Once na may maningil sa inyo, driver man or kusino, pwede nyo kunin yung pangalan and then isumbong kay OWA. Maging yung ticket po natin para sa mga uuwi sa Visayas Mindanao is libre po siya. Pag mininingil po, pwede nyo kunin yung pangalan and then sumbong nyo po kay OWA. Ang kailangan lang po sa inyo ni OWA is yung pangalan nyo and then yung pirma nyo. Hanggang sa pagkuha po ng pagkain sa Terminal 2 at sa PATX, pangalan and pirma lang din po. Pag may hiningi sa inyo maliban sa pangalan nyo, pwede po silang nareklamo. Sorry, main ko lang po, may dalawa tayong pinapaipot na papel. Isa po sa OWA, din isa po sa driver. Yan lang po yung kailangan namin sa inyo. Pag may hiningi sa inyo maliban dyan,
pwede po silang reklamo. So, inumpisahan po natin sa may una. Siguro po, pagkatapos natin magpila, papasok po agad sa katabi po natin. Kasi mga 10 to 15 minutes ko walang traffic, nasa Naiya 2 na po tayo. Pagdap natin na Naiya 2, 2 minutes lang po ako walang traffic, nasa Paytex na po tayo. So, then isa pa po, no? Okay po tayo na. Okay na talaga kami mag-hawak ng bagahe. Pero since negative naman po tayo lahat dito, and then para mabilis po, tulungan na lang po tayo. Matutulungan po namin kayo maibaba yung gamit nyo sa bus na to. Pero responsibility po natin na walang makalimutan or maingatan kompleto yung gamit natin. Kasi pinaghirapan nyo po yan. Para wala pong abala sa inyo, and then lalo na po sa driver. Madalas po kasi kahit kasalanan ng may-ari, ang madalas na nasisisi is si driver. So kailangan po natin magtulungan dahil sa dami ng bagaheng nandito sa bus ngayon, kayo lang po yung nakakilala nung personal nyo po na gamit. Na double check nyo naman po yung gamit nyo, no? Naidala nyo naman, kung nakita nyo po sa labas yung gamit nyo, walang problema. Pero ang inaano lang po namin is yung OFW na dumiretso sa bus na hindi niya nakita yung gamit niya or hindi niya dala yung gamit niya, iniwan niya sa loob. Wala namang ganun na dumiretso po rito, no? Na OFW. Yeah. Okay, so sistema po kasi natin sa Paytex, pagkababa po ng gamit natin, iiwan po siya kay Coast Guard. Si Coast Guard po is nasa main entrance lang po ng PITX. Kung halimbawa dito namin ibababa, yung entrance po ng PITX is nasa harapan lang po ng bus. Halimbawa si ma'am, may tatlo siyang gamit, nakita niya yung tatlong gamit niya is kompleto ng naibaba. Pwede niya nang kunin yun para hindi tayo magsiksika sa may gilid ng bus. Iiwan kay Coast Guard sa main entrance para makapag-proceed po sa step 1 to step 3. Hindi niyo po siya bitbit sa lahat ng pila. Si Coast Guard po yung nagpapantay noon. So, may mga OFW na minsan gusto na lang pinababa doon. So, ang tendency...